Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Magandang umaga po, Sir Derek Carion. Yes, sir. Yes, sir. Magandang umaga po. Salamat po ni Director General Wilkin Villanueva, sir. All right. Sir, may nang nag-info lang sa akin at nakita ko yung parang transmit a letter from Pdea to Naia na sinasabi yung isa nilang police dyan, police officer, ay nasa watch list ng Philippine Drug Enforcement Agency. Totoo ba ito? Sir, without mentioning any names, ba ito na meron kayong sinusubaybayan dyan na isang airport policeman sa Naia, Sir Derek? Yes, sir. I have not yet seen the actual document, sir. But perhaps kung yan po yung isang official document na na-transmit mula sa amin, papunta sa isang tanggapan po sa Manila International Airport Authority, then perhaps may basis po doon sa pagkaka-declare ng involvement ng sinasabing kawani ng kanilang tanggapan. Of course, sir, we have yet to see the actual document. Hindi nagre-request po tayo ng kopya. Hindi ko po, sir, nasulyaman hanggang ngayon. Ngunit ito, sir, lilinawin lang po natin. Ito mga ganitong uri ng yung watchlist na sinasabi, sir, or yung tinatawag na database ay subject to continuing validation and revalidation yan by the Interagency Task Force. Of course, ang namumuno po dyan ay yung Pdea through the Intelligence and Investigation Service. So, perhaps, sir, may basis nga. Baka naman po nangyari dyan kasi nga task force yan. The information was confirmed by other agencies who are also taking the validation and revalidation effort. Ang nakakatakot kasi dito, Director Carion, sir, kung ikaw ay airport police at ikaw ay naka-assign sa airport, baka gagamitin itong ginagamit ng padrino ng mga drug lord, drug smuggler para makapagpuslit ng droga dyan sa airport natin. Sir, may posibilidad, ano? Assuming, sir, na yun nga po ang senaryo at naka-assign pa rin siya dyan and actively still serving, it will be a great conflict of interest on his part to be still performing duties dyan. Alright. Samantalang ang mandato po dapat ay pantulungan tayo magbantay. Bantayan ng ating paliparan laban sa mga illegal na galaw ng mga member ng sindikato dyan. So, malamang talaga dapat po yan ay talagang tignan na mabuti ng ating mga otoridad dyan. Dahil bakit ka hinahayaan pang aktibong naninigyan yung tao. Alright. Of course, others can argue na may presumption of innocence. Opo. That's true, sir. But nevertheless, dahil lalo pa sila yan, police. So, they should be our allies or counterparts yan sa correct airport. Correct. Anyway, yes, Director Derek Carion, Philippine Drug Enforcement Agency. Sir, maraming salamat. Maganda umaga. Stay maraming healthy, salamat, stay sir. Maganda umaga po. Sa ngalan po ni DG Wilkins and Villanueva. Thank you, sir. You. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.